Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Rowena Bagtas. Ayan, magandang umaga po, ma'am. Matagal na po ba itong proyekto na ito, ma'am? Kalating taon pa lang ata. Pero malaki na po ang pagbabago, ano? Oo, mabilis. Mabilis yung paggawa, no? Kahit na nasa pandemic po tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung proyekto ng ating mahal na Pangulo, no? Oo. Ano po bang masasabi niyo sa mga kanyang nagawa? Ay, yan ang napaka... Yan, magandang umaga, no, mga kasama, no. Andito tayo sa may barangay La Huerta, kung saan nga itong project ng LRT1 extension ay kasalukuyan na pong sinasagawa rito, no. Yan. Yan yung pile rig po, no. Talagang sineset up na nila ngayon, no. Yun at pinuporma na natin ang crane natin dito, no? Yan po ang activity nila dito sa may area ng La Huerta. So, ang lalaki ng ano, no? Yung mga platform nila dito talagang makakapal. Yun. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Rowena Bagtas. Ayan, magandang umaga po, ma'am. Matagal na po ba itong proyekto na ito, ma'am? Pero malaki na po ang pagbabago, ano? Oo, mabilis. Mabilis yung paggawa, no? Kahit na nasa pandemic po tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung proyekto ng ating mahal na Pangulo, no? Oo. Ano po bang masasabi nyo sa mga kanyang nagawa? Ay, yan ang napaka... anong presidente? Yan ang gustong-gusto kong presidente na kahit sa palamura may gawa. Tsaka ano siya, may isang salita. Ayun nga po, talagang kahit batikusin siya, meron po may papakita yung ating gobyerno na... Saka hindi lang dito, buong Pilipinas. Sa amin nga yung mga bundok na dati binabangka ngayon, ano na lang motor. O, kita nyo, yan mga kasama, no? Talagang patunay po si ate. Si ate po ay dito lang po nakatira sa banda rito. Kaya, opo, sa La Huerta. Kaya po, alam niya po yung mga pangyayari dito. Talagang hindi po nagsisinungaling yung mga ginagawa ng ating Pangulo. Yung tuloy na yan, ang bilis na ginawa. Ayun po, yung tuloy na yun, no? Oh. Isusum ko lang po mga kasama. Tatlong tuloy yun na ginawa Letter Y? Opo, opo. Letter Y yan. Sa tanto nyo po, mga ilang buwan lang nagawa yan, no? Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. O, kita nyo mga kasama, 6 months lang po. Pero ang laking bagay sa ating mga kababayan na mga motorista na mapadali ang kanilang pagbabiyahe. Ay, no? Pumunta ka dun sa may ano na yan? Tatlo yan, tatlong ginawang tulay yan. Ayan mga po, no, mga kasama. Mamaya pupuntahan natin yung tulay na sinasabi ni ate. Ayun po ate, maraming salamat po mama. At napatunayan na natin. Si Sara Duterte Ulibo.
Yun ang the best doon sa si Ma'am Sara Duterte po sa 2022. Wag po natin kalimutan mga kasama. Tuloy pa rin mga kasama, no, merong lifting activity rito para yun. Hindi natin masyado makita kasi nasa tabi tayo ng ilog, no. Ito lang yung pagkakataon natin para may bigay sa inyo yung information na meron palang activity rito na halos matapos na, pero wala pa rin balita, no? Hindi natin na naririnig o napapanood kung saan mang istasyon. Pero ayan, bigyan ko lang kayo ng konting update. Ayan, at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga gawain dito, mga kasama, no? At dun sa, yun, may papakita ako sa inyo, no? Meron ng isang rebar na naka-lift, no? Sinusuportahan siya ng crane para ibaba. Ito, mga kasama. Yun, yung rebar na yun, yon yan. Nakasuporta na po yung crane dyan, no? Para isalpak dyan sa may tubo. Yan, sa ganyang tubo. Yan, ha? Yan yung tubo na yan, no? Yan. Lalagay po yan dyan. At pag naayos na po, yun. Bubuhusan na po nila yan. Yan. So, huwag kayong bibitaw mga kasama. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng update patungkol pa rin dito sa LRT 1 extension. Mamaya mga kasama, meron akong ipapakita sa inyo na isang proyekto rin ng ating gobyerno. Yung tulay na yan, kung makikita nyo yung tulay na yan. Yung tulay na yan. Yan po ay nagkaroon ng isang service road, no? Ginawa po yan. Magkabila po yan, no? Sa kabilang side at sa ditong side. Kasi mga kasama, nung dati, ano lang siya, parang expressway Cavitex din, no? So, dahil nga kailangan ng ating mamamayan ng mas mabilis na daanan patungo sa kanilang mga pupuntahan, talaga namang na isagawa yung proyekto na yon. So mamaya pupuntahan natin yon mga kasama, no, para ipakita rin sa inyo, no, yung tulay na yon. Ayun, nakasabi nga ni ate, ni ma'am, na parang ongoing pa rin yung trabaho doon, no. Hindi pa totoong finish. Pero kahit pa paano, talagang makakatulong yon. Ito mga kasama, papakita ko lang sa inyo, no. Itong ilog dito, yan. Dati, pag napapadaan ako dito, talagang puro basura yan. Halos hindi makaraan yung basura dyan. Basura, water lily, at kung ano-ano pa. Pero syempre, napagaling nga. Ayan, napaka... hindi naman malinaw, napakalinis. Pero sa susunod, talagang lilinaw na po yan. Dahil nga po wala na po yung mga basura dyan. Siyempre, hindi na polluted yung tubig. May chance na po yung luminaw. Karugtong po yan ng dagat ng Manila Bay. Karugtong po yan ang dagat natin dito. So, yan. Mga kasama, no? Hanggang sa susunod na videos, yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel natin, pa-subscribe na lang po para updated po kayo lagi sa mga video na
ilalabas natin. Ayan, maraming salamat po at dun sa mga OFW at migrante nating mga kaibigan, no. Tutok lang po kayo sa channel ko para yun, mabigyan ko kayo ng information or update. Malay nyo, umuwi kayo sa Pilipinas, no? Matagal na kayo sa ibang bansa at hindi nyo na alam yung mga nangyayari dito. At least magkakaroon kayo ng idea para naman kung sakaling babiyahe kayo, eh alam nyo na. Yan. Kaya hanggang sa susunod na video, maraming salamat mga kasama, no?